sobrete sa ating global warming. So yung nakaraan, isip ko yung global warming, mainit na talaga kahit maulap na. So dami talaga emission ng carbon dioxide, walang mga kahoy na, naging disaster yung panahon. Kaya sa needs ng tao, dumami na yung mga tao, yung mga sapa, yung natural resources, ginto, pera, mga hayop at saka halaman, nagiging depleted na dahil sa ating needs din. Nakadepende lang tayo sa earth. Ito lang ang inasahan natin. So, nagiging destructive siya, guys. Plus yung solar, yung South Pole at North Pole, then maghihira, plus may vulkan at saka yung coronavirus, medyo mahirap na yung environment. Plus yung South Australia, bush of fire. So, ito pa guys. Ito na talaga siguro ang panahon ngayon para end times na. Sabi ng Bible, marami po ang mga disaster mangyayari, mga gera, at danger na siya guys. Medyo a little bit danger siya sa ating mundo kasi South Pole, melt na siya. Threat na mga gera, taad, coronavirus, bush, mga earthquake, at Betelgeuse guys, sa mga stars sa kalawakan. Medyo nagiging danger na siya. Plus, dinadagdag natin sa ating needs natin. At hindi na makaparticipate ang tao dahil sa pera na lang. Sabi ng FB, makakain ba natin yung pera? Can the money save us from dangers and disasters? So medyo nag-aluhalo na siya, nag-combine na siya. So sabi ng Kabala, the disaster is our own self. Kine-create natin niya sa ating mga galit, sa kasalanan. At yun na po guys. It's hard to compute and hard to analyze na ang panahon ngayon nagiging disaster na guys. Compare dati yung earthquake minsan lang, ngayon maradalas na, marami na. Plus yung mga alignment sa planets is nagkaka-align na. So eto na talaga ngayon, medyo ang government corrupt pa. Kung hindi siguro magtutulong ang panahon na ito, maraking problema na. Issue pa lang sa personal, sa education pa lang, sa ating basura pa lang, mahirap na guys. Sa mga drugs pa lang na issue, mahirapan ang gobyerno at tao. Lalo na kung darating yung mga disaster na ito na hindi talaga mapigilan. Pero itong coronavirus, plus vulkan, plus mga bushfire, mga war. So it made na talaga seryoso na talaga ang panahon ngayon. Plus yung third temple, pabuild na. At saka yun na po ang mga religion ngayon, medyo nag-activate na. So it means talagang ano po guys, collaboration. So kung na ganun ang China, nadadamay ang lahat. So damay po tayo lahat dahil sa mga virus na yan, at saka deadly yan, nakakamatay. Plus kulang pera, mahirap na pagkain. Magtatrabaho tayo, kulang ang pera, ang needs pa. So medyo nagiging complicated na, hindi na maganda ang sitwasyon. So yun po guys ang ating problema ngayon sa ating global warming. Pag lumala na ito, so sobrang congested na, sobrang siksika ng tao. So wala ng plants, okay na ang mga natural resources. Kasi mga pinag-ipunan natin, pinaghirapan natin na building, masisira na yan sa lindol. Masasabi ko wala tayo, siguro tayong pamayabang sa mundo na ito. Nothing to be proud of. Naging mayabang tayo, walang awa. So tingnan mo China ngayon. One disaster cannot prevent you. So it cannot help you. So yun po guys, importante po ay be humble. Huwag tayong mayabang at saka always do good. So being corrupting is being corrupt na. Wala na trabaho. Yun na. Maglabasa na, wala na. Parang discouraging na talaga Pilipinas dahil sa ating sitwasyon guys. Kung ito, mapapatuloy itong ganito, tandaan nyo, bad talaga ang future guys. Kung bad ang history, lalo itong lalala. At saka yung weather, mag-i-increase. Oo, darating na tayo na mainit ng araw. Ngayon pa lang, minor pa lang to, grabe na nga eh. Siguro kung hindi pa siguro tumagapan, kung walang cooperation sa lahat,
patay, guys. Maraming problema ang darating. Para sa China nun, saka Australia. Damay po lahat. Saka yung taan. So ito is a big challenge talaga tong panahon na to. And we cannot say na safe tayo kapag hindi tayo nagtutulungan. Itong problema ngayon, kanya-kanya na lang eh. Kanya-kanya diskarte. Kung hindi tayo magkakaisa, kung hindi natin i-help yung environment natin, talaga ito, mas lalala ito. So ito lang po masasabi ko for this week. Please like, subscribe, comment, share nyo po. Thank you, guys.